Pagpalang araw sa inyong mga kakwento at maligayang pagbabalik. Sa ating nakaraan na video ay ating pinag-usapan ang mga bulgarang pahayag ng chairman ng Treasure Boxing Promotions na si Mr. Ito Masayuki, ang Hapon na naging promoter ng bakbakang General Casimero at sa kababayan niya na Hapon na si Rio Acao. Pero sa ngayon mga kakwento, tampok sa ating kwentuhan ay ang bulgaran namang pahayag ni Mr. Ishii Itsitaro ng A-Sign Boxing Promotion. At sa hindi po nakapansin, sa laban nila ni Casimero at ni Acao, itong si Mr. Itsitaro ay naging isa sa mga cornermen. Dahil mga kakwento, itong si Acao ay kabilang po ito sa Yokohama Higari Gym na ang chairman ay itong si Itsitaro. Kaya naman mga kakwento ay tiningnan ni Mr. Kwento itong si Mr. Itsitaro sa panahong binilangan si Casimero ng referee. Kung ano rin kaya ang naging reaksyon niya? Siyempre, di niya napigilang pumalakpak, umiskor ang knockdown ng kababayan niya. Pero nang inararo na ni Casimero itong si Acao, halos wala na siyang mga segundong pinalampas at talagang nilakyan niya ang singkit niya ng mga mata para makita ang bawat eksena. Sumabay pa halos ang buong katawan niya. Pero ganun pa man, ayon kay Mr. Itsitaro, bilang mga promoters at businessmen, ginawa lang nila kung ano nga ba ang trabaho nila. Ito talaga ang katotohanan sa boxing. Kapag matalo ang isang boksingero, ay may pagkakataon na ang isang boksingero ay titigil na sa kanyang karera. Pero ang katunggali naman niya na nanalo ay magpapatuloy pa. Ginawa lang nila kung ano ang dapat nilang gagawin bilang mga promoters. Lubos naman niyang ikinagalak ang pagsanibwersa nila ng A-Sign Boxing Promotion at Treasure Boxing Promotions dahil baguhan pa ang TV promotions mga kakwento. Natural lang na may mga ganitong mga pagsubok na nararanasan. Pero ayon kay Mr. Ito ng TV promotion, aminado siya na pairapat ang dinaanan nila para maikasa ang laban. Una, ang visa issue ni Casimero, pero hindi nila ito sinukuan at ginawa nila ito ng paraan. At masaya sila dahil ang Team Casimero naman ay nakipagtulungan talaga sa kanila at ito ay kanilang napagtagumpayan at natuloy ang bakbakang Casimero versus Acao. Humanga naman ang dalawang mga Hapones sa ginawang pagbago ng desisyon ng Korea Boxing Members Commission sa tapang nila na baguhin ang kanilang desisyon. Pero para kay Mr. Itsitaro, hindi siya nagulat dahil hindi lang ito unang beses na nangyari o ginawa ng KBC na binago nila ang kanilang desisyon dahil nangyari din ito sa nakaraan. Pero ganun pa man, sumasaludo sila sa ginawa ng KBC dahil ginawa lang nila talaga kung ano ang nararapat at sa ipinakita nila na katapangan. Samantala, tama nga ang kasabihan na kapag may bumagsak ay huwag mong pagtatawanan dahil baka biglang mabibilaukan ka kapag biglang nakatayo yan at binaliktad sa iyo ang kahihiyan. Mga kakwento, ating muling panuorin ang round 4. Ang huling round sa bakbakan nila ng ating kababayan na si Isneth Domingo kontra yan kay Kosuke Tomioka. Pinabagsak man ng Pinoy pero bumangon at ang kalaban niya ay tuluyang nilamon. Pero bago yan mga kwento ay video courtesy po tayong mga kwento sa YouTube channel na Kevin J. Katarhavlak at nasa description na po mga kwento ang link ng kanyang YouTube channel at pwede rin niyo po itong bisitahin.
Mga kakwento, ano naman ang masasabi nyo sa ginawa ng dalawang mga Hapones na mga promoters kay Casimero? Pero ganun pa man ang mahalaga, si Casimero ay panalo na. Kahit sino mang boksingerong Pinoy na manalo sa laban ay siyempre ikakasaya natin ito, diba? Dahil kung hindi ka masaya sa tagumpay nila ay aba, baka ikaw ay, alam mo na. By the way mga kakwento, congratulations sa ating mandirigmang Pilipino, Isneth Domingo. Kaano man kalakas ang pwersang nagpabagsak sa ating kababayan, ay mas malakas pa ang pwersa ang ibinalik niya para makatayo at pinulbos ang kalaban. Kaya naman talagang totoo na Pinoy lang sa kalam. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunod. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po kong mabigyan dyan ng like. At kung hindi mo pa nagawa ito, yaba, gawin mo na. Yo! Quadrala Street Time World Champion! So guys, please subscribe! Pintong di pa naikwito! So ano pa hinintay nyo? Mag-subscribe na! Let's go! Boom! Pero bago tayo magtatapos mga kakwento ay shoutout muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Josin Israelon, kay kakwentong Bulanong Canadian Vlog, kay kakwentong Martano Abing, kay kakwentong Rugby Boy TV, kay kakwentong Sandrak Sombrio Live, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout siyo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo lang po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.